So, hello. Mag-ano rin ulit tayo ng part 3 sa animation ng Photoshop. Okay, ito yung frame by frame animation natin. Sige. So, basically, dapat napanood nyo na yung part 1 and part 2. So, ito yung pinakamas basic. Ito yung pinakamas nauna sa timeline ng Photoshop before dun sa part 1 and part 2 natin. Pero anyway, ito yung pinaka basic na animation sa Photoshop. Pero, marami rin siyang use. Okay? Hindi siya simple lang talaga kung titignan niyo mabuti. Okay? So ngayon, start tayo. So, 'di ba? Pag nagbubukas tayo ng timeline, punta tayong window. Window. Tapos next natin is timeline. Okay. Click ko 'yan. So ngayon, may choices tayo dito, 'di ba? So ito yung dati natin, yung part 1 and part 2. So ito yung ngayon, create frame animation. Then click in the middle. So meron kayo dyan. Meron kayong, sa timeline nyo, meron kayong makikita mga setting dyan. So yan. So bali, ito yung magiging frames nyo. Hindi siya layers guys ha, frames siya. So pwede kayong maraming element sa isang layer, pero isang frame lang siya. Or pwede naman marami kayong frame, isang layer lang siya, or kung ilang layer man yon. Sige, mamaya makikita nyo naman yung sample. So ngayon, ito yung sa delay nyo. So basically, para kayo nag-change ng page. So yung pag-change nyo ng page or ng animation nyo, yung delay. Pwede kayong click nyo yung other, makikita nyo naman kung ilan yung delay na gusto nyo. Okay, nasa inyo yan. Timplan nyo yan. So, balik tayo dito ulit sa mga settings na to. So, itong once, yan. So, basically, ito yung loop. So, pag 3 times or other, pipili na lang kayo kung ilang loop. Pero ako madalas forever since tinitignan ko naman siya paulit-ulit. So, forever. So, okay. So, itong icon na to, makikita nyo itong icon na to. Yan. Iko-convert niya sa video timeline. So, di ba dati, nung part 1 and part 2 natin, video timeline yun. Pero mamaya, didiscuss ko yan. Click natin yan. Okay? Mamaya yun. So, ngayon, ito naman, syempre, alam na natin to, play, forward, pause, whatever. So, ito yung new frame. Okay? Magduplicate kayo. So, makikreate kayo ng panibagong frame. So, yan. So, syempre, pwede rin kayo mag-select para mag-delete. I-delete niyo yung certain frame na yun. Diba? So, delete frame, yes. So, delete ko muna lahat. Pwede nyo rin i-select, i-delete lahat. So, yan. Balik tayo 0. So, okay. Balik tayo sa 1 pala, 0 tuloy. So, yan. Sample lang natin. So, itong frame animation na to, nagdedepende kayo sa layers, sa dami ng layers nyo. For example, meron akong layer 1, diba? So, sulatan natin para mas makita natin. 1. Tapos, gagawa ako ng layer 2. Gawin natin, 2. Wala pa nangyayari dyan dahil wala pa kayong frame, ha? Sa timeline nyo, wala pa kayong frame. Pero sa layers nyo, meron na kayong mga layers. So, on natin lahat para makita natin. 3. Then, 4. 5. Yan. 5. So, okay. So, ngayon, magdedepende yan dito. So, gusto nyo makita yan ng individually, di ba? So, syempre, pwede nyo i-click. Meron kayong 5 layers, di ba? So, gusto nyo 1, 2, 3, 4, 5, bibilak siya. Nagawa kayo ng 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 na kayo. So, ngayon, babalik kayo kay 1. Ang technique lang dyan is i-off nyo yung certain layer na ayaw nyo makita sa animation 1 nyo o sa frame 1 nyo. Okay? So, gusto ko lang makita si 1. Balik ako sa layer ko. Siyempre, yung visibility, off ko. So, si 1 lang makikita niya. So, panagpunta tayo kay 2, ganun din. Off nyo lang yung mata. Si 2 naman. Okay? Si 2 naman yung on ko. Ayan, 2. So, on. So, bumalik siya sa 1 kasi si 1 yung nakaklik sa kanya kanina. Okay? So, explain ko mamaya yun. Wait lang. Listen lang natin. So, yan. Meron na kayong bibilang na animation. So, di ba kanina sinabi ko may delay kayong pwedeng laruin. So, ngayon, laruin natin yung delay.
So, ito yung delay. So, gusto ko siguro 0.2 na delay para kayang-kaya makatch ng mata. O masyado mabilis pa para sa akin yan, gawin ko 0.5 kung gusto kong papagalin pa. So, yan. So, basically, meron na kayong frame-by-frame animation. Okay. So, game. Pag nag-on kayo, nagpunta kayo sa certain part, di ba? Kunyari kay 3, i-on nyo si 1. Okay? Hindi ma-affect yung ibang layer. Ayun, no? 13. So, basically, hindi ma-affect. Okay? Pero, pag nagpunta kayo kay 1, bumalik kayo kay frame 1, tapos, nag-on kayo ng layer, i-affect niya lahat. So, ilalagay niya lahat. Ayun, no? Nagkaroon siya. Kahit kay 2, may nandun si 5, 3. So, ingat kayo dun. Okay? So, huwag nyo kalimutan yun. Kung gusto nyo tanggalin yun, balik lang kayo kay 1, tapos off nyo yun, para ma-affect lahat. Pero pag nasa frame 2 kayo, and above, kung ilang frames nyo, hindi ma-affect yung certain frame na lahat. So, ayan. Si 2 lang yung na-apektuhan. Pero, kay 1, ingat kayo ha. Kasi pag na-on nyo yung ibang visibility, ma-apektuhan lahat yan. Pag nagpunta kayo kay 1. So, may purpose din yan. Okay yung ano na yun. Hindi yun bakit epal lang siya na ganun siya bigla. Hindi, may purpose yun. Yung purpose nun, kunyari, may background kayo, di ba? Kesa ay on nyo ulit yung visibility isa-isa, sample lang natin, BG. Kesa ay on yung visibility ng isa-isa, di ba? Parang mas madali kapag naki-one na kayo agad. Maapektuhan lahat. Ayan o, naapektuhan lahat. Kesa, off ko yan. Kesa kay 2 naka-on, tapos kay 3 naka-off, i-on, off-on, off nyo ulit. So basically, mas okay kapag kay 1. Nandun lang siya kay 1 para maapektuhan yung changes na yun. Okay? So yan. So play natin. O, nawala si 4. Ibig sabihin na off ko yung ano ni 4. Tawag dun. Na-off ko yung layer ni 4. Tsaka ni 5 ata. So, on ko yung 4, on ko yung 5. Yan. So yan, ganun kadali. So, frame by frame animation. So, game. Mag-sample lang ako ng mabilis na may, sabi natin, drawing, ganyan. Sige. So, guys, marami to. Hindi lang to pang drawing. Pwede rin to pang photo. Mamaya, papakita ko sa inyo. So guys, sa frame by frame pala, isipin nyo, dapat handa na lagi yung mga drawings nyo. Ah. Parang ready na. Okay? Pakita ko yung sample ko dito. Okay? Yan. Handa na yung mga drawings ko. So lahat ng drawing ready na. So ganun si frame by frame na setting sa timeline. Unlike nung video layers natin, di ba? Isa-isa nyo i-drawing talaga manually. Pwede nyo rin ihanda na, pero is mas isa-isa siya. And dun sa isa naman, papagalawin nyo lang yung isang layer nyo or isang drawing nyo. Okay? Isang image nyo or isang element nyo. So yan, kay frame by frame, dapat ready na kayo yung mga mangyayari sa animation nyo. Okay? So especially yung turnaround. Tapos yun sa character turnaround, pwede rin siya. Samplean lang natin. Yan. Diba? Yan yung turnaround ko. So pag plinay nyo yan, ikot-ikot siya. So, simple lang siya. Wala siyang kahit anong texture. Wala lang. Ganyan lang siya. So, yung isa, nilagyan ko ng konting lande. So, ayun, may texture. Pwede nyo rin pagalawin yung texture. Kung makikita nyo, ayun, may texture gumagalaw-galaw. Minumove-move ko lang yan every frame. For example, ito yung texture, di ba? Mawawala. Pero sa 2, on siya. So, ganun lang din. So, pwede nyo lang i-move lang din if you want. Yan. Ganyan. Ganyan kadali lang. Diba? Kagalaw-galaw siya. So, pwede nyo gawin yung texture o whatever sa photo nyo para gumalaw-galaw. I-move-move nyo lang. So, okay. Ito, sample lang natin. Kanyari, meron ako dyan. Meron akong apat na frame, ay, layers. So, gusto ko apat na frames lang. So, animatic lang to. So, off ko yung 1, on ko yung 2. Ko yung 1, on ko yung 3, off ko yung 1, on ko yung 4. Then ngayon, delay, siguro masyado mabilis yan. Makikita natin, zero delay, no? Sobrang bilis. So ngayon,
Lagyan ko ng delay siguro other 0.4 para lang relax lang siya. Yan. Diba? So, may animatics na tayo. Ganong kabilis. So, pwede ko rin i-move-move, diba? Kunyari, si 1, balik ako kay layer 1, timeline 1, dito siya. 2, move ko dito. Timeline 3, frame 3 pala sa timeline. Tapos, frame 4 sa timeline. So, gagalaw-galaw yan. So, ganun lang. Ganun lang ka-basic yun. So, okay. May nakikita kayong icon na to. Bukod sa duplicate frames or new frame, di ba, delete frame. Ito, ano tong twin animation frame? Basically, para tong gagawa ng mga pagitna na frame. So, maglalagay siya ng palaman papunta doon sa next frame nyo. Sample natin. Maglalagay ako neto. Di ba? So, i-control si ko muna. Gusto ko align muna lahat. Wala muna move. Yan. Maayos na siya. So, hanapin ko to. Diba? Click ko yan. Okay, gawa tayo ng twin. Ilan kaya twin? Siguro 3. Pwede na. Tapos, bawasan. Pwede yung position parameter. Pwede lahat naman. Pero siguro, sige, stock na muna natin ganyan para makita nyo yung opacity parameter na yun. Okay? So, pag nilagyan nyo, naglagay sa gitna, naglagay ng tatlong frames papuntang frame 2 kanina. So, natagtagan ng frame. So, nasa 5 na yung frame 2 kanina. So, ngayon, nakita nyo yan, parang mag-opacity yan. Kasi nga, you know, naglalagay siya. Pero pag tinanggal nyo yung opacity na yun, yung twin, di ba, kakalculate lang niya papunta sa sample natin. Subukan natin. Lagay ulit ako ng twin. Tanggalin ko yung opacity. Okay. So ngayon, wala nangyayari. Nagdagdag lang siya ng frame. Ang purpose niyan, kumbaga, ayun yung sa animation, mga in-betweens nyo. Well, mahabang usapan yun, pang animation class yun. Pero in-betweens yan. So ngayon, pwede kayo mag-edit dyan sa nilagay nyo yung twin. Kunyari, mag-edit kayo, parang mas suabe yung animation papunta dyan. Sample natin. So, yan. Yan. So, dapat dito. Balik ako dito sa twin na to. So, pwede ako maglagay something dyan. Diba? Ay, naapektuhan siya. Ayun. Okay. So, yan. So, kailangan i-drawing nyo one by one ulit. Maglalagay kayo ng mga in-between frames. Pero masyadong complicated na yun. Pero opacity, pwede naman. Sa animation class nyo yun matututunan. Anyway, ganyan kabilis lang kay frame by frame animation. So, yan. Okay? So, guys, ano pala? Pwede nyong i-convert yung frame to timeline animation. Okay? So, ito lang yun. So, sabihin natin ito yung nagawa natin kanina, di ba? So, gawin natin, i-convert natin siya to a timeline animation. So, paano ba yun? Pwede kayo dito sa settings na to, convert to video timeline. Pwede yan. Okay, pag-click nyo yan, mako-convert siya. Ayan, convert na to video timeline. So, di ba? So, pwede rin naman, Ctrl-C natin muna. Pwede rin naman, ito na mismo. Click nyo na lang to. Click nyo yan. Pag-click nyo yan, magiging timeline na siya. So, meron tayong ilang seconds lang. Parang 2 seconds lang pala itong ano natin na to, animation. So, again, pwede kayo maglagay ng layer. Tapos, pwede nyo habaan yung seconds na yun. So, yan. So, pwede nyo i-move-move itong mga ano nyo dito, syempre. Pwede nyo pahabain itong isa. Pahabain nyo itong isa. Kayo na bahala dun. So, ayun. Mako-convert nyo to video timeline. Pero ito kasi, kanina, naka-ano tayo, nakatawag dun, naka-frame by frame animation tayo. So, ayan. Lalabas siya. So, parang isa-isa pa rin yung layer.
Okay, hindi siya parang video layer. Syempre, pwede na kayo mag-add ng mga video layers nyo dito. Diba? Pwede nyo nang habaan yan. Pwede nyo nang mas tagalan yung animation nyo. Okay, for example, ganyan. Ayus-ayusin nyo lang. Diba? Pero magpuputol-putol siya kasi dapat magkakasama-sama sila eh. Ganyan lang yun. Okay? So, laruin nyo na lang. So, ayun pala yung opacity niya. Tsaka lang siya lalabas. So, dapat next dito. Tingnan natin. Ayun, makikita nyo naman. So, dapat. Ayan. Dito pala 100 na dapat siya. So, ayan. Pag-plinay nyo. Ayos yun ah. Mas matagal na siya. Okay? So, ayun lang. Pwede nyo pa rin, pwede nyo nandagdagan ng mga video layers kung gusto nyo. Kayo na bahala. Pero ayun, pwede nyo i-convert. So, pag kinonvert nyo ulit to keyframe, so, mas humaba na, makikita nyo. Ayan o. Mas nag-iba-iba yung seconds. So, nasa inyo na naman yan, yung ayos nyan. Okay? So, pero ako, suggest ko, mag-stick kayo kung mag- sa timeline animation kayo, mag-timeline animation na kayo from the start. Pero kung mag-frame animation kayo, mag-frame animation kayo from the start para hindi mas iba-iba kasi mas maguguluhan kayo din. Sample ulit nitong Viking, turn around. Diba? So, ginagamit din to especially sa mga games. Mamaya may sample ako. Sa mga games, pag gumagawa ng sprite, okay? So, sample, may sprite tayo dito, diba? Titignan nyo kung paano rin gagalaw. So, para yung magko-code, makikita rin. And kayo, bilang, kunyari kayo nag-design ng character or ng game na assets, di ba? Kayo mag-aayos nyan kung paano yung animation. Tapos, pag kinode na yan, magiging okay siya. So, yan. Diba? Ayun yung jump niya. So, okay. Hindi lang siya sa drawing, guys, ha. Pwede siya sa photo. Okay? Hindi lang siya pang drawing. So, sample lang natin. Stereoscopic na animation. So, yan. Okay? Ganong kabilis lang. Frame by frame. So, mag-sample pa tayo ng stereoscopic dito. Ginawa ito ng estudyante ko rin sa school. So, makikita nyo. Yan. Pinicturean nyo yung basketball. Yung ring. Diba? Tapos, stereoscopic namin. So, isa pang sample ng student. Diba? Ano lang, stereoscopic. So, yung motor ko, sinample ko rin. Yan. So, okay. Tapos, yari, kumuha ko sa net. So, stereoscopic. Pwede nyo gawin sa Photoshop din. So, marami, marami. Creativity nyo na lang. Kayo na lang mag-iisip kung ano i-animate nyo using frame-by-frame animation sa timeline nyo. Okay, sige. Next video na lang. Tapos na yung part 3 natin. So, for sure, makakagawa na kayo ng mga basic animation. Actually, pag naintindihan niyo yung principles ng animation, magagamit nyo ng matindi to. Okay? Sige, maraming salamat. Ay guys, marunong na kayo mag-export ng GIF, di ba? At saka render ng video. So, nasa video, nasa ano yun? Nasa part 1 ng video natin na to na animation. Okay? Maraming salamat. Sige, next video ulit para sa next lesson.